Mahigit 10 taon na akong nagbibisikleta. Kadalasan para lang pumasok sa trabaho o sumali sa mga karera. Ang pinakamalayo kong napadyak, 100 kilometro. Pero sa susunod na 3 araw, susubukan kong hamunin ang aking sarili. Sakay ng aking bisikleta, papadyak ako ng mahigit 400 kilometro sa isang paglalakbay para sa katatagan, para sa pamilya at pag-asa. Dalawang siklista ang kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang 32 years old na elektrisyan na si Reiner Dalumpides. Good morning! Good morning, ma'am. Ano, kaya-kaya natin to? Kaya. Naku, first time ko! Baka mabagal kami. Tayin mo kami, ha? Alalay lang tayo, ma'am. Alalay lang tayo. At ang 71-year-old na profesor na si George Saginsin. Good morning! Nainip po ba kayo? Ano? Ready-ready na! Ready-ready na! Ngayon lang namin nakilala ang isa't isa. Magkakaiba ng buhay, pero may iisang misyon. Ang pumadyak ng 400 kilometro patungong Bicol. So, manggagaling kami ngayon dito sa Rizal. Diretso kami, ang mission namin today is 150 plus kilometers papunta ng Atimonan, Quezon. Kaya? Kaya! 3 araw naming balak padyakin ang mahigit 400 kilometro mula Morong, Rizal patungong Daraga sa Albay. 3 araw na tiyak susubok sa aming lakas at loob. Hanggang bungad lang ng Pililla, Rizal ang pinakamalayo kong naabot sakay ng aking bisikleta. Kaya nang makita ko ang mga windmill ng Pililla, nakalimutan ko ang pagod sa aking tuwa. Yeah! First time kong pumadyak dito sa lugar na to. Usually, hanggang Pililla lang ako eh. Pero ngayon, tatawirin natin yung probinsya ng Rizal para makarating tayo ng Laguna. Ang ganda ng view, pero ang kunat ng ahon! Kung titingnan ninyo yung daan, parang flat lang siya. Pero ang tawag dyan ay false flat. Akala mo, patag. Pero ang totoo, unti-unti siyang umahahon ng umahahon. So nakakapagod din siyang pagdyakan. Go, 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 Tay! Lakas! 71 years old! Grabe! Sa edad na 71, nakamamangha ang lakas ni Tatay George sa pagbibisikleta. Sinong mag-aakala na noong 2007, halos di siya makapaglakad o makabangon man lang? Bakit po kayo nahilig sa pagbibisikleta? Because way back, nirayuma po ako, hindi ako makapaglakad. May hindi tumingin sa akin eh. Sabi niya, Prof, bumili ka ng bisikleta. That's it. Sabi ko, Doc, walang naproxen, walang analgesic. No, just by bike. And in 2 weeks time, magtusa po ulit tayo. Sinubukan ni Tatay George ang payo ng doktor na magbisikleta. At mula noon, unti-unting bumalik ang sigla sa kanyang katawan.
Kaya para kay Tatay George, ang biyaheng ito ay hindi lamang patunay ng kanyang tatag. Pasasalamat din ito sa pangalawang pagkakataon sa buhay. Mula Bugarin, pumadyak kami paakyat ng Laguna. Layo pa. Layo pa yung ahon. Tapos lusong na. Okay. Lalay lang. Zigzag road. At makalipas ang 15 kilometro, nakatawid na kami sa kabilang probinsya. Uy, mabitak na! Laguna na po! Laguna na! Nakalay mo, umabot ako ng Laguna sa bisikleta. Halos puro lusong ang daan sa Laguna. Kaya kahit 30 kilometro ang padyak, hindi ito ininda ni na Reiner at Tatay George. Saglit kaming tumigil sa simbahan ng pagsanghan. Isang lumang simbahan na mahigit 300 taon na ang tanda. Maraming bikers sa Laguna ang tumitigil sa simbahan ng pagsanghan para magdasal, pagnilaya ng kanilang buhay at magpasalamat sa pagkakataong makapadyak. Mula pagsanghan, pumadyak kami sa bulubunduking bahagi ng Cavinti at Louisiana sa Laguna. It was a hard stop. Kasi paakyat na po. Oo. Saka wala akong practice doon. Pero hindi lang pala si Tatay George ang nahirapan sa ahong iyon. Sabi ko, budol to. Sabi ko, binubudol ako ni Ma'am Cara. Kinaya ma'am kasi na-inspire ako kay Manong George eh. Uh-uh. Ang lakas din niya eh. Sabi ko, pa, kinaya ni Manong George, ba't ako hindi? Diba? Uh-uh. Bago siya sa akin ma'am kasi South Road talaga ako dumadaan ma'am. Kumpara sa amin ni Tatay George, mas mabigat ang bisikletang dala ni Reiner. Bukod sa makapalang gulong ng mountain bike, di hamak na mas mabigat ang bakal ng kanyang bisikleta kumpara sa aming road bike. Pero hindi ka gumibap kahapon. Opo ma'am. Sabi ko, uuwi ako. Oo. Hindi pwedeng hindi makauwi. Mm-mm. Hindi dating hardcore na siklista si Reiner. Medyo mataba nga raw siya noon. Pero napilitan siyang magbisikleta nang mangyari ang pandemya. Wala talaga siyang available na masakyan. Tapos kung meron man po, mga palusot-lusot. Elektrisyan sa Intramuros, Maynila si Reiner. Ang kanyang pamilya naiwan sa Daraga Albay. Buntis ang kanyang asawa noon kaya pinilit niyang umuwi ng probinsya sakay ng bisikleta. So yung mga first time ko po, napakahirap. Iisipin mo talaga, ayoko na. Pero yung sabi ko, uuwi ako. Kailangan makauwi kasi gusto kong makita yung pamilya ko. Noon ko lang naintindihan kung bakit ganun na lang ang determinasyon ni Reiner. Sa isang taong nagmamahal, walang mahirap at matarik na daan. Tanghaling tapat na nang marating namin ang bayan ng Cavinti sa Laguna. Salamat po! Ay, Diyos ko! Ah, 50 kilometers! Oh my God!
Ay, salamat po. Okay, tara. Kain tayo. Kain tayo. Tara po. Pagkatapos ng tanghalian, padyak ulit kami. Ang aming misyon, probinsya ng Quezon. Sa Lukban at Tayabas, lalo pang humirap ang daan. Pati si Reiner nahirapan. Bagamat bumalik na ang transportasyon pagkatapos ng pandemya, halos buwan-buwan pa rin siyang nagbibisikleta pauwi ng Bicol. Kasi ma'am, yung mga bus, kunwari ngayon, nasa 1.5 po ang pamasahe. Kung balikan, bali 3,000. Napakalaking gastos yung pag-uwi ko. Na wala, gagastos alos, ka ng 3,000. Uuwi ako, wala na akong maiuwi sa bahay. 5,000 to 7,000 piso lamang ang sweldo ni Reiner. Para makatipid, nakikitulog na lang siya sa mga gasolinahan sa tuwing pumapadyak pauwi ng Bicol. Kasi yung goal mo, makauwi. So, di mo na siya may isip na yung kumain ka ng kumain. Basta may kahit biscuit ka lang na nakalagay lang sa bag mo. Munguyain mo lang, tas tubig. Yun lang po yung partner ng pagbibisikleta, yung journey papunta dito sa Bicol. Alas 3:30 ng hapon ang marating namin ang bayan ng Tayabas. Pagkatapos ng matatarik na akyatin, ito ang bumungad sa amin. Ang Puente de Malagunlong ang pinakamahabang tulay na bato sa Pilipinas. Itinayo ito ng mga Espanyol halos 200 taon na ang nakararaan. Tapos yung makita ko yung sa Malagunlong na. Oo. Say ko, ah, natanggal yung pagod ko. Grabe, ang ganda. Sulit yung view. Gustuhin man naming magtagal sa Malagunlong Bridge, kailangan na naming pumadyak muli. Nagsisimula na kasing dumilim. Pasado alas 4 ng hapon nang makarating kami sa Pagbilao, kung saan matatagpuan ang tanyag na bitukang manok o Old Zigzag Road, ang pinakamahirap at pinakamatarik na kalsada sa probinsya ng Quezon. Ang problema... Ayun na yung ulan eh! Rainbow pa tayo! It's 4:42 in the afternoon. Actually, ito yung talagang last stretch na namin kasi paakyat na kami ng bitukang manok or yung Old Zigzag Road papuntang Katimonan, Quezon. Pero bubuhos yung malakas na ulan. So hindi namin alam ngayon kung paano ang gagawin namin. Tsaka mahirap yung visibility and zigzag road yun. Pagkatapos ng pagdarasal, thank you Lord, tignan niyo ang kalangitan. Tara! Makakapadyak na kami. Thank you Lord. Tara na! Let's do it. Ang kalsadang ito ang naghihiwalay sa hilaga at katimugang bahagi ng Quezon. Oh my God! Kuyang truck, pagkatumigil dyan. Malalaki po yan. Kaya yan. Eto na po. Nakapasok na po kami sa Old Zigzag Road or yung tinatawag na bitukang manok. Medyo very challenging yung terrain dito. Tapos, lalo pang nadagdagan yung challenge dahil nga it's raining. Itinayo noong dekada 70 ang bitukang manok o Old Zigzag Road, ang isa sa pinakakinatatakutang kalsada ng mga motorista.
marami nang naaksidente sa matarik at pasikot-sikot nitong daan. Grabe, Andy Ahon! Mahigit 1 kilometro ang haba ng kailangan naming ahunin. Pero lalong nagpahirap ang tarik, dulas at dilim ng kalsada. Pagdating sa taas, akala ko matatanggal na yung baga ko. Kasi umaangat yung gulong ko sa harapan kasi andulas. Oo, andulas. Grabe. Para akong nagbabunny hop yung harap. Mm-mm. Kaya alos umupo na ako sa batalya ng kaunti para bumigat. Mm-mm. Sabi ko, hindi pwedeng madulas ako dito. Dahil buong araw na kaming pumapadyak, kalahati ng aking utak gusto nang tumigil at sumuko. Lord, huwag ka nang uwat ng umulan, please. Palagpasin mo lang kami dito, Lord. Gabi na nang malagpasan namin ang pitukang manok. Madilim na ang daan pero nagpatuloy kami sa pagpadyak patungong bayan ng Atimonan. So it's 6:20 in the evening. Pupunta na kami dun sa aming accommodation. Good morning! It's day 2, 6 o'clock in the morning. So, ito na yung aming mission today, makaabot ng Bicol. Pero hindi pa Albay. Yung gusto lang namin makaabot ng Welcome to Bicolandia. Okay. Oo. So, nag-check po yung ating executive producer ng weather. Ang rain probability sa umaga hanggang 6:30 is 47% in Atimonan. 30% in Gumaca, so mukhang di naman uulan, pero may mga ganyang chance of rain. Sa Tagkawayan, 49%, pero wag daw tayong magpapaabot sa Tagkawayan beyond 12, kasi may thunderstorm daw at 1 p.m. Sa bayan ng Gumaca, nakita namin ang malawak na dagat. Base sa aming mapa, 30 kilometro pa ang aming papadyakin bago marating ang bayan ng Kalawag sa Quezon, isang bayan na 10 taon nang balakid sa pangarap ni Tatay George. Bakit po kayo gumivap sa Kalawag, sayang? Yung isa ko kasama kasi palaging napi-flat ko yun. So sabi ko, maybe it's not meant to be. Okay. There'll be tomorrow. There'll be the next another time. So, sumakay kayo ng bus? Opo, papauwi. Papauwi? Opo. 10 taon nang pinapangarap ni Tatay George ang makarating ng Bicol sakay ng bisikleta. Pero palagi siyang tumitigil sa Kalawag, Quezon dahil sa pagod o di kaya sa aksidente. 2 beses na kayo na semplang. Semplang na grabe. May tinamaan akong obstacle sa kalsada sa pagbilaw na yun. Dumanong ganun ang bisikleta, nag-crash. Tumama yung shoulder ko. Nabali?
Sana may fracture. Oh my gosh, na-fracture ka yun. May fracture po, pero the doctor did not do any operation. Mm-mm. And sabi niya, you just let it heal, don't buy kurtuman. Ayun. I ride regularly on weekend. Mm-mm. I ride long, mga 100, 150 kilometers. Kasi? Precisely. There will come a time mm-mm. na I will be able to do it, no? Mm-mm. So, ganun po yun. Never give up on your dreams. Pero hindi madali ang daan patungo sa pangarap. Laging may lubak at peligro kaakibat. Yun yung medyo delikado dito sa mga ganitong klaseng highway. Yung may makakasabay kang malalaking truck, medyo nakakatakot yun, gigilid ka talaga. Or yung mga sasakyan na nag-overtake from the other side. Tapos, ayun. Oh my God! Nag-alala kami kay Tatay George. Sana kayanin niya ang padyak na ito. The fear is there, no? That one day you'll just be a dead meat, no? Mm-mm. So I hope they educate the drivers. Respect that biker, no? Sa likod ko! Dasal at iba yung pag-iingat ang aming pinairal. At pagkatapos ng isa't kalahating oras... Kalawag! Bicol, Kalawag, at Kawayan. Ito yung, tama ba Tatay George? Hanggang dito ka lang umabot yung pinakamalayo mong ride noon. Yes. Pwes ngayon, pinapromise ko po sa inyo, hindi kayo sasakay ng bus, didiretsuhin natin to hanggang Bicol, ha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang aming misyon, maabot ang bukana ng Bicol. Pero sa gitna ng aming padyak, biglang bumuhos ang ulan. Stop! Raincoat! 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 Ano si Tatay George? Iwan? Wala ko. Pagod man ang kanyang katawan, malakas man ang buhos ng ulan, walang pag-aatubiling bumalik si Reiner para hanapin ang aming kasama. Nag-aalala po ako sa kanya. Mm-mm. Kung ano po nangyari sa kanya. Mm-mm. Kasi pag kasama mo yung tao, kahit anong mangyari, hindi mo siya iiwan sa biyahe. Makalipas ang ilang minuto, nahanap din ni Reiner si Tatay George. Sandali lang kaming nagpatila ng ulan bago pumadyak ulit patungong Bicol. Bicolandia. thank you. So, congrats. Pero hindi pa tapos ang ating. 11 o'clock pa lang. May dadaanan pa tayong Tagkawayan, Delgan Diego, Santa Elena, Liboro, Ragay, Sipokot, Naga. So, pitong bayan pa ang dadaanan namin. Pero ang pinakamasaya dito, nasa Bicol na kami. Bicol na! Base sa aming mapa, nangangalahati pa lang kami sa biyahe ngayong araw. ...92 kilometers pa ang kailangan naming padyakin mula marker ng Bicol patungong Sipokot Junction. Walang katapusang ahon at lusok. Tiniis ng grupo ang pagod. Ang mahalaga, nagawa na namin ang unang hakbang sa pangarap ng aming kasama.
biruin mo, 10 taon mong kinimkim yun na makarating doon. And finally, nakita mo yung arko. Tsaka yung kwento, yung nakikita mo yung mga vlog, na kwento ng mga kasamahan nyo, nakabikulan nyo. Ito na ako. Tumantuwa po kayo noon. Tumantuwa po ako noon. Gabi na nang marating namin ang bayan ng Milaor. Dito, sandali kaming tumigil sa isang lumang simbahan. Panata ni Reiner ang magdasal sa simbahan ng Milaor. Pasasalamat sa ligtas na biyahe, pasasalamat sa tibay ng katawan at lakas ng loob. Uwi ka na bukas! Na. Excited na, ma'am. Excited ka na? Alas 7 na ng gabi nang marating namin ang siyudad ng Naga. Akala ko tapos na ang aming mga pagsubok, pero hindi pa pala. Medyo mahina na yung mata ni Tatay George, so binabagalan lang natin kasi nahihirapan na siyang makita yung daan. Papasok ako dito. Tatawid lang! Ma'am, balikan ko si tatay. Babalikan namin si Tatay George, parang naligaw. Ligaw kami kasi dun sa rotonda. Hindi ko alam kung ayan na siya. Dun sa rotonda! Mahigit 200 kilometro ang pinadyak namin sa araw na ito. Sumatotal kasama ang biyahe kahapon, mahigit 300 kilometro na ang aming nabibisikleta. Ay, salamat! Nakarating din. Magandang umaga po, Panginoon. Maraming salamat po para sa araw na ito. Salamat din po sa ligtas na biyahe ng nakaraang 2 araw. Ngayon na po ang aming 3 araw. Kayo na po ang bahala sa aming kaligtasan. Sana po hindi bumigay ang aming mga bisikleta, ang aming mga katawan, at sana po maging magalang ang lahat ng motorista sa kalsada. Sana rin po ito na ang araw na makikita na po ni Reiner ang kanyang pamilya, at kami po ni Tatay ay mararating na po namin ang mayon ng nakabisikleta. Lahat ng ito po, Panginoon, ay inaalay namin sa inyo, hindi po sa aming kagalingan, pero dahil po sa inyo. Maraming salamat po. Kayo na po ang bahala sa amin. Sa gitna ng aming pagbibisikleta, may nakasabay kaming ilang siklista sa kalsada. Sinusubaybayan pala ng iba't ibang biker ang aming Bicol expedition sa social media. Sinalubong lang tayo! Nakita lang niya sa TikTok! Makalipas ang 70 kilometrong pagpadyak, unti-unti na naming naramdaman ang matinding pagod at sakit sa katawan. Sa aming tatlo, si Reiner na lang ang naiwang malakas. Pinakapagod si Tatay George. May mga bahagi na halos hindi na siya makasunod sa amin. Malaglag yung aking water bottle. Sabi ko, baka sign na yun na kailangan mag-give up na. Pero ba't hindi kayo nag-give up? Tatapusin ko ito. Kapraso na lang naman yun. Nakatakbo ka ng mahigit na 400 kilometers. Sayang naman, di ba? Sayang. Mula sa spillway ng Travesa, 13 kilometro na lang ang kailangang padyakin para marating ang Kagsawa Ruins, ang dulo ng aming lakbay. Last na! Tanghaling tapat na yon, pagod na kaming lahat, mabagal na ang aming padyak.
Umabot sa puntong malapit na kaming sumuko. Sa akin naman, ma'am. Oo. Kinakausap ko ng sarili ko. Ano sinasabi mo sa sarili mo? Malapit na ako. Malapit na ako, Clay. Mama, nandiyan na ako. At this point, talagang ano eh, mind game na lang ito eh. Kaya. Kunti na lang. Kung may isang bagay na itinuro sa akin ng pagbibisikleta, huwag sumuko sa mga ahon ng buhay. Padyak lang ng padyak, mararating mo rin ang tagumpay. Come through, ma'am. Congrats, Tay. Tay, congrats. Solid, Tay, solid. Alam ko po, ito pong pangarap na to ay nabuo when you were 60 years old, 10 years ago. Yes, ma'am. After 10 years? After 11 years. 11 years. And you finally did it. Yes, ma'am. Thanks to you. Stay. Lakas ng determinasyon mo. Hindi ko kinaya. Determinasyon lang yun. Grabe. Ikaw rin, makaka-uwi ka na. Lapit. Masaya po. Kasi iyak. Naisip ko lang yung mga dinahan natin. Grabe. Nandito na tayo. Hindi ko ma-explain. Grabe. Ngayon lang siya nagsikin lahat. Ay, di lang ho, ito yung ride na ito. Saan ba ang magandang pwesto? Hindi pa tapos si Reiner sa kanyang misyon. Ito ang kanyang tunay na destinasyon. Matapos kong maihatid si Reiner sa kanyang pamilya, nagtungo naman ako sa aking personal na misyon sa bayan ng Pilar sa Sorsogon. Noong 2014, kinuha kong iskolar ang batang si Nathaniel Musa. Pinag-aral ko siya sa kolehiyo. Huli ko siyang nakita noong 2016. Ang aking dasal, sana sa muli naming pagkikita, nakatapos na siya ng pag-aaral. February 7, 2016, nang huli kaming nagkita ng aking scholar na si Nathaniel Musa ng Pilar, Sorsogon. Makalipas ang 6 na taon, imbis na kolehiyo, sa sementeryo na kami muling nagtagpo. Natatandaan ko pa yung last time na nagkita kami. Kasi ang alam ko noon, third year college siya, tapos isang taon na lang gagraduate na sana siya. I mean, 1 or 2 years, gagraduate na siya dun sa kanyang kolehiyo. Sinulat ko pa dito, meet up with my scholar Nathaniel Musa after finishing my race, praying he will finish his college education soon. Nathaniel is an incoming fourth-year college student.
Tapos 2 years later, exactly 2 years later, February rin, na-aksidente siya sa kalsada. May nakabangga sa kanya habang nagmo-motorsiklo siya. Sayang. Ano yung nakabangga sa kanya? Kotse. 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 Tapos ang nagmamaneho? Yung army. Philippine Army? Philippine Army. Ano, lasing ba? Ano? Parang lasing. Naabutan pa nilang naghihingalo sa ospital si Nathaniel. May isa lang itong bilin, alagaan ng pamilya, lalo na ang kanyang mga kapatid. Sabi sa akin, Ma, huwag mo pabayaan ang sarili mo. Tapos sabi ko, hindi, kaya mo yan pa. Mabubuhay ka po. Sabi ko lang, kasama ang loob mo. Ano ka? Magdasal. Magdasal ka para labanan mo na kaya mo mabuhay. Para mabuhay ka po. Kaya pagkatapos na malaman kong namatay si Nathaniel, hindi ako tumigil na tulungan yung pamilya Musa. May kapatid si Nathaniel, ang pangalan niya ay Julia. At yung scholarship na binigay namin para kay Nathaniel ay itinutuloy namin ngayon kay Julia. 4 na taon kong pinag-aral ang kapatid ni Nathaniel na si Julia. Kailanman, hindi pa kami nagkikita ng personal. Ito ba si Julia? Ano ang pangalan naman ako? Masipag mag-aral si Julia. Lagi siyang nasa honor roll. Lahat ng ito, inaalay niya sa kanyang kuya Nathaniel. Sobrang grateful po ako kasi yung scholarship po ni kuya is napunta po sa akin. Hindi ko po yun in-expect. Pag nahihirapan ka sa ano, nag-inspiration mo ba si kuya Nathaniel mo? Oh, but sabi ko po, kapag mahirap na, sabi ko, para din po to kay kuya Tan. 4 na taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Nathaniel. Kahit kailan, hindi inako ng nakabangga kay Nathaniel ang responsibilidad sa aksidente. Hanggang ngayon, wala pa ring hustisya para kay Nathaniel. Kung kaya ko po maging abogado, pag may chance pa po, gusto ko pong ituloy yung kaso ko. Gusto ko po din po siya mabigyan ng justisya. Mahaba pa ang aking lalakbayin kasama ang pamilyang ito. Pero tulad ng itinuro sa akin ni Reiner at Tatay George, walang imposible sa taong nagmamahal. Walang mahirap sa taong may pangarap. Madalas sabihing, higit sa tagumpay, mas mahalaga ang paglalakbay. Madaling isiping ang lakbay na ito ay sukatan lang ng tibay at lakas. Pero matapos kong makasama sa loob ng 3 araw sina Reiner at Tatay George, higit sa lakas at tibay, mas marami akong natutuhan sa buhay. Mas matibay ang puso at isipan kesa tikas ng katawan. Get out of your bed. Get out of your rocking chair. Ride a bike. Oh, giho ba? So you don't need to make your life boring. Or just be like the ordinary senior citizen or just waiting for their death. No? Everybody dies, but nobody dies today. If you ride, if you exercise. Walang mahirap na daan sa isang taong nagmamahal. Ano bang pangarap mo sa anak mo? Sana po yung kahit isa pong mamana niya sa akin, yung cycling. Mm-hmm. Kasi napakaganda po talaga na makuha niya yun. Mm-hmm. Bukod sa healthy living,
sa budget friendly, hindi mo expected magkakaroon ka ng mga kaibigan along the way. Like si ma'am, tapos si Sir Josh. Napakasaya po ng journey. Napayak na naman ako. Kasi yung friendship along the way, na-build siya sa biyahe sa journey. Ngayon lang tayo nagkakilala. Yes, ma'am. Pero ang dami nating pinagdaanan. Opo. Kaya parang matagal na tayo magkaibigan. Kaya ngayon, sa tingin pa lang, uh-oh, yun na po, alam mo na agad, kapag cyclist. Pamilya, at itong si tatay, tinatagos na naman kami! Tatay George! At gaano man kahaba ang daan, huwag mang hinayang. Walang imposible sa taong may pangarap at pagpupursige. Mula sa Bicol, ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.